Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Discover Barangay Vlog. Welcome po sa ating panibagong video. Ngayon po ang gagawin po natin ay pagbiyahe tayo papunta sa Blackwater, kung saan doon po ako maka-assign for a day lang naman, isang araw lang naman. May trabaho ngayon for this week, isang araw lang ang pasok ko. So pupunta tayo rin doon, pagbiyahe tayo. Ngayon, susubukan natin i-record lahat mula biyahe mula rito sa Rockhampton to Blackwater. Gamit ang action camera, pero doable naman siya, pwede naman kasi makulimlim at ang action camera kasi bawal siyang yung lens niya bawal siyang tamaan ng direct sunlight, direct sun rays, ay nag-automatic off po siya. So susubukan natin i-record yun. Hindi ko naman magamit tong phone kasi bawal ang cellphone while driving dito sa Australia. So susubukan natin yun. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon ay simpleng topic lang. Pag-uusapan natin kung paano i-ready ang isip, anong mga motivation at ang katawan para sa panibagong shift, panibagong pag-araw para sa trabaho. Kasi na pahinga ako ng 2 weeks dahil sa holiday season. So, pahinga ko 2 weeks, walang pasok, walang trabaho. Kaya, kung tutusin, nakakatamad ng konti pumasok. Pero, ang motivation na linalagay ko sa isip ko, una, syempre, kung hindi ako papasok ngayon, kailan ako magsisimula? Yun ang isa sa isip ko. Kasi kung hindi ako papasok ngayon, kasi tinatamad ako kasi two weeks akong hindi pumasok, 2 weeks akong napahinga. So, kung hindi ako papasok ngayon, next week, mayroon na namang schedule, tatama rin na naman ako. Pumasok. So, mas mainim ng pumasok ngayon ako kahit isang araw lang for this week, at least nakapag-step forward na ako patungo sa kung saan yung patungo sa panibagong week ng trabaho all the way throughout the year. So, ang ibig po sabihin doon, at least baby step na ako bago pa magsimula ang talagang bugbugan trabaho na naman sa mga susunod na araw, susunod na linggo, buwan, taon. So, isa yun sa mga motivation ko. Logical lang na pag-iisip. Pangalawa, syempre, kailangan natin pumasok kasi una-una marami tayong bills. So, pangatlo, syempre, motivation mo dahil sa pamilya, sa makapagbigyan ng pang-araw-araw natin. Yun ang iniisip ko. Tapos, panghuli banda, syempre, may mga bagay tayong may mga goal, may mga pangarap tayo. So, may mga bagay tayong gustong gawin, bilhin. So, kaya kailangan natin pumasok na magtrabaho dahil may mga dapat tayong abutin na pangarap. So, yun. At syempre, mga konting motivation na kailangan mong pumasok magtrabaho para din makatulong sa mga nangangailangan, makatulong ng kung hindi naman syempre lahat patutulungan natin at hindi syempre lahat mabibigay natin kasi limited lang din ang sources natin at limited lang din ang kakayahan natin, pero hanggat maaari, hanggat sa maliit na paraan makakatulong tayo. So yun ang mga motivation ko. At ngayon, since kahapon pa lang, 2 days ago na, bisuhan na ako na may trabaho ngayon Thursday. So, paunti-unti, nag-impake na ako. So, sa ngayon, ang gagawin natin, alis na. Ipa-front camera ko para makita niyo yung gamit ko kasi nakimpake na yun, hindi na sa labas eh. So, patay muna natin yung aircon bago malis, bago kumakalimutan pa yun. At syempre, electric fan. Teka na, electric fan. Ayan na yung aking gamit. At ay, ayan na. Tayo'y naalis na. Magbiyahe na tayo kasi ang biyahe ay nasa 2 oras at kalahating 2 at kalahating oras
So, kailangan mas maaga, mas maganda makarating tayo ron. Kasi pagdating natin doon, mag-check-in pa tayo sa accommodation. Iwan ko lang naman to. Pero kung tutusin, mag-stay na ako sa Blackwater. 2 days na kasi may fatigue management pang, may fatigue management pang tinatawag. Okay na lahat. Check ko muna. May fatigue management na tinatawag na kung saan after 12-hour shift ay hindi ka pwedeng magmaneho. At least magpahinga ka ng 6 hours para iwas disgrasya kasi mas prone sa disgrasya ang nag-drive ng mga pagod. So dito sa Australia bawal yun. Kaya may tinatawag ng fatigue management. Ngayon, lalabas na tayo ng bahay. At pabiyahe na. Kaharap ang ito ang ating gamit. Tingnan natin siya dito sa loob. Tingnan natin siya dito. Yan. Tapos, ang ating kukunting bag since isang araw lang naman doon, hindi na ako nagdala ng shadow maraming gamit. Lagyan natin yan dyan. Tapos itong hard hat, tsaka wide brim kasi mainit doon at tsaka safety. Nadali natin. Ilalagay. Sasa, hindi ko mahuha. Yun. Ayan ang gamit natin, safety shoes, tools. But since trabaho ko lang naman doon ay maglinis ng mga machine ngayon, ibababa ko itong tools natin. Ayan. So, sanada natin ito. Sasakyan. Yan. Yan, medyo mainit pa yung sasakyan kasi. Yan. So, since bawal nga po ang cellphone nung din habang nagmamaneho, hindi po ako makakapagsalita habang nagmamaneho. At ang kasi ang ating sports camera ay wala po siyang microphone, hindi po maririnig yung salita ko. At the same time, maaaring mag-turn off po siya kasi maaaring sa mga along the way, maaaring may sunlight, hindi makulimlim sa iba nating madadaanan, so pwede mag-turn off din yung sports camera ko. So, pero along the way naman, may mga stopping bay naman doon ang gagawin ko. Stop muna ako, tapos kukunan ko yung paligid para makita nyo na rin po. At gusto kong pakita sa inyo yan kasi napakaganda na kasada rin itong pati ng mga gilid. Maraming puno at saka ganyan talaga siya. So gusto kong makita nyo yan. So, tara na. See you later. Update ko na lang kayo muna. Hi everyone, so nandito na tayo sa camps, sa accommodation. Yung pinangako ko nga pala sa inyo na along the way, ihinto tayo sa mga stopping bay para ipakita sa inyo yung lugar ay hindi ko na nagawa dahil gagabihin na po tayo, 5:36 na po ngayon. So nandito na po ako sa accommodation, karating lang, nakapag-check-in na rin ako. So gusto kong pakita sa inyo to. So, ganyan ang itsura ng accommodation dito sa Australia. At sya yun po yung room ko, 140. Kakapark ko lang. So, ang gagawin natin ay magko-cool down ng sasakyan. Pwede na rin tayo bumaba. Baba na rin tayo. Para habang nagko-cool down, nakakapag na
Yan sa ngayon, kukuha muna tayo ng pagkain natin para sa hapunan. At kakain tayo dahil medyo familiar sa akin. Anyway, medyo nagugutom na tayo. Kakain muna tayo. So, see you later. Hi everyone! Yan na, kakain na tayo. Nakakuha na tayo ng pagkain sa mess hall. At kakain tayo para mamaya. Pahinga na lang shower. Tapos tulog na dahil bukas trabaho. Ito, papakita ko sa inyo ang pagkain. Libre pagkain naman dito. So, makakain tayo marami-rami. Pero, control lang. Kasi mahirap lumaki masyado. So, yan. Tapos mamaya, pagkatapos kumain, nakalimutang bumili ng tubig along the way. So, bibili ako ngayon pagkatapos kumain. See you later. Nandito na po tayo sa loob ng kwarto. Papakita ko po sa inyo ito. Ayan, ganyan ang itsura niya. Ito naman. Nandito yung paliguan. Dito yung CR. Tapos may maliit na sink. Ayan yung kotse ko. Nasa labas. Higaan. Aircon, TV. Tsaka yung cabinet. Tapos mayroon din silang maliit na rest. Tapos mayroon din oven. Sa loob niyan may mga toaster, heater, water heater, mga pinggan. So, ganun pa. Diyan yung foundation. Yung so, yun pa. Balik po ako. Kunin ko, patay ko lang muna. Tapos. Pusa natin tong aircon. So, yun po. Nandito na ako sa accommodation ko. Nalilabas. So, ang haba ng oras natin ay halos ano rin. Umalis ako doon 3, 5, isang oras, dalawang oras kalahati din po ang biyahe. Ganun po katagal. Dire-diretso naman, wala naman traffic jam, pero malayo din kasi siya. At yung pinangako nga yung action camera ko, lobot siya, hindi pa kahapon naglobot siya. So, yun. Sana, yun nga, gusto ko rin sundan yung sinasabi ko kanina. Yung, ang katawan kasi ng tao, lalo't yung 2 weeks na off, masarap mahiga, matulog, tapos wala mang pahinga. Kaya nasanay tayo ron. Kaya ang pinaka the best doon ay simulan mo rin ng sa anong lang muna. One step, baby step muna. So isang araw na trabaho, pang breakdown lang yon, pang break-in kumbaga. Breakdown, break-in pala. So, para next week, kung mabigyan tayo ng 5 araw na trabaho, ready na yung katawan at isip natin.
yung routine natin medyo, yung routine natin sa araw-araw ng 2 weeks natin bakasyon, yung routine natin na yun eh, kain, tulog, pahinga, tulog, cellphone, nood ng movie. So, na-break siya ng konti. Tapos, nagtrabaho tayo ng isang araw. Kaya yung isip natin, next week, at saka katawan natin, ready na. So, yun, ganun lang po. At, medyo ang inanilang ko na rin sa isip ko na, sige na nga lang, tutuloy ako dito sa Blackwater. Kasi iniisip ko na maganda yung daan, mag-i-enjoy ako, makikita ko mga puno, mga damo, green na green sila lahat, lalo ngayong mga panahon ngayon, 2 weeks yatang nag-uulan dito sa Queensland, kaya yung mga damo ay berding berde, tapos yung mga puno ang lulusog. Kaya yun na rin iniisip ko, na ma-enjoy ko yung travel ko, yung drive ko papunta rito sa Blackwater. At hindi naman ako nabigo. Nakita ko naman na yung mga damo yung masisigla. Kaya nag-enjoy naman din ako. Yun, masaya lang ako. Kaya sa bawat, halimbawa yun nga, yung tinatamad tayo, lagi lang natin iisipin yung mga makukuha natin benepisyo. Mga makukuha natin na positibo sa gagawin natin. Yun nga, sa pagbalik sa pagtatrabaho. Malaking tulong siya. So, yun lang po. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At ma-share ko lang din yung nakaraan. Sabi ko sa sarili ko na ma-share ko na rin po ito nung mga nauna kong video na ngayon taon ang target ko ay 100,000 subscriber. So, naniniwala ko kaya yun. Makakamit yun. At maraming salamat po sa lahat. Thank you. Sa hindi ka pa po na, bago lang po kayo sa akin channel at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayo updated sa mga videos natin, sa mga content ko. At marami po akong balak na gawin. Nilulobi ng Panginoon. At maraming salamat po sa susunod pong videos natin, sa muli po natin pagkikita. Maraming salamat. Bye.